Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang kanyang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang siya'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas sa aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hinding-hindi ko po pahugasan sa iyo ang aking mga paa. Kung hindi kita uhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Sabi ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanyang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong Guru at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guru, ay naghugas na inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinisimula natin sa araw na ito ang tatlong araw na tinatawag nating Paschal Triduo, no? Paschal Triduum o tatlong araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Itong Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. At ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ating liturgical celebration. Ang totoo, mas mahalaga pa ito kaysa simbang gabi. Sapagkat ang linggo ng muling pagkabuhay ay mas mahalaga pa sa linggo ng pagsilang ng ating Panginoon. No? Subalit na nakalulungkot, hindi ito alam ng marami sa ating mga kapatid na Katoliko. Sapagkat kung alam nila ito, palagay ko punong-puno itong simbahang ito. Pero sa totoo lamang, ito po ang pinaka mahalaga, pinaka mataas. Kung sa mga Hudyo, ang kanilang pinakamahalaga ay yung Paskwa, no? Sapagkat doon ay ginugunita nila ang kanilang paglaya sa pag-alipin sa bayang sa Ehipto. Sa atin namang mga Katoliko, sa Bagong Tipan, ito ang ating Paskwa. Ang paglaya natin sa pagkalipin ng kasalanan na magbubunga ng kamatayan. Sapagkat ang Pasko natin, ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay na siyang pangako ni Kristo sa atin. Kaya gano'n na lamang ito kahalaga. No? Gano'n na lamang ito kahalaga. Kaya nga po, sana po kayong naririto
maubuo ninyo yung 3 days. Ngayon, bukas at Sabado de Gloria. Mas mahalaga po ito sa prosesyon. No? Ito po ang pinakamahalaga. At ngayon po, ay pinagdiriwang po natin ang pagpapari. No? Kaninang umaga, pinagdiwang natin tinatawag na Christmas sa Antipolo Cathedral, kung saan kaming mga pari ay muling nangako ng aming pangako, no? Ng aming ordination promises sa ating obispo. Sinariwa namin na aming pangako bilang mga pari. At kanina rin sa Christmas, kaya tinawag na Christmas, ay dahil dito ay kinoconsecrate o pinababanal ang mga langis. Langis na ipinapahid sa binyag at kumpil, tawag doon ay Christmas, at langis naman ay pinapahid din sa mga may sakit. Kaya ang tawag po ay Christmas, ang misa ng Christmas. So yun po, no? At ngayon naman, sa ating pagdiriwang ngayon dito, ay ating pinagdiriwang ang pagtatag ng 2 sakramento na sabay itinatag. 2 sakramento na hindi nyo ninyo may paghihiwalay. Alam ba nyo kung ano? Sakramento ng Eucharistia at sakramento ng pagpapari. Holy Orders and the Eucharist. Sabay po itong itinatag sa huling hapunan ng Panginoon. Sabay dahil hindi pwedeng mabuhay yung isa nang wala yung isa. Alam naman natin bago magkaroon ng Eucharistia, dapat may pari. No? Sapagkat ang pari ang magdiriwang ng banal na Eucharistia. At ang pari naman ay walang kabuluhan kung wala ang Eucharistia, sapagkat sa Eucharistia lamang kumukuha ng lakas ang mga pari. Kaya ito'y sabay na itinatag ng ating Panginoon. No? Sa huling hapunan, dumampot ang Panginoon ng tinapay at sinabing ito ang aking katawan, kainin ninyo. Dumampot ang Panginoon naman ng kalis ng alak at sinabing ito ang kalis ng aking dugo at inyong inumin. No? At sino mang kumain nito at umin nito ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. So yun naman yung banal na utos, banal na orden. No? Banal na utos o banal na orden. So kaya nga po, sabay na itinatag. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Okay? So ganoon na lamang kahalaga ang banal na Eucharistia para sa atin. So mga kapatid, sa araw ding ito, ay ating kanina sa ating ebanghelyo ay ating ginugunita ang pinakamahalagang utos ng Panginoon. Ano 'yon? Mag-ibigan kayo, no? Mag-ibigan kayo. Kaya sa araw na ito ay ating alalahanin kung meron pa tayong mga kaaway, sapagkat 'yan ang ipinag-uutos ng Panginoon. Ibigin ninyo magyang inyong mga kaaway. At sinabi pa niya na kung paanong ako ay inyong Panginoon ay naglingkod sa inyo, maglingkod din kayo sa isa't isa. At pinakita ng Panginoon kung paanong paglilingkod ang kanyang tinutukoy, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostol. Sapagkat ang paglilingkod ay tulad ng gawain ng isang alipin. At ang paghuhugas ng paa ng mga panahong yon ay gawain ng alipin. At sabi nga ng Panginoon, ang paa ang pinakamaruming bahagi ng tao. Lalo pa nga at noon, ang paa, ngayon kasi tayo madalas nakasapatos, nakamedyas, nagpapa-foots pa, laging nakapedicure, nilalagyan ng pabango ang paa. Noon hindi ganun, wala namang ganun dati. Naglalakad sila ng kilo-kilometro sa ilalim ng araw, sa disyerto, nakasandalyas. Kaya may imagine ninyo ang dumi ng paa ng mga tao ng mga panahon yun. May imagine ninyo yung sakong na nagtututong at putok-putok. Ganun. Kaya nga ang paa, ang simbolo ng karumihan,
ng isang tao. Kaya nga, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko po mapapahintulutang hugas sa ninyong aking mga paa. Sapagat yun nga ay gawain ng alipin. Subalit siya, sabi ng Panginoon, kung hindi mo pahugasan sa akin ang paa mo, wala kang kinalaman sa akin. O wala kang kaugnayan. At yun nga, hinugasan ng Panginoon ang paa ng kanyang mga alagad. At pinag-utos niya, maghugasan din kayo ng paa. So mga kapatid, how do we wash each other's feet? No, ito ay hindi naman isang literal na utos. Hindi ito isang literal na utos. Concretely, how do we apply this in our daily life? Paano natin hinuhugasan ng paa ng isa't isa? Sabi ko nga kanina, ang paa ang simbolo ng karumihan ng tao. No? Isang practical na paraan ay sa pamagitan ng fraternal correction. Fraternal correction. That is one way we wash the feet of our brothers and sisters. Sapagkat bilang mga magkakapatid, dito natin napapakita yung konkretong pagmamahal. Diba? Magmahalan kayo. No? Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At isang napakonkretong pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ay through fraternal correction. Kung tayo'y tunay na nagmamalasakit sa ating kapwa, hindi natin pahintulutan na isang kapatid ay napapariwara na wala ka man lang ginawa. Binayaan mo lang. E samantalang pwede ka namang may gawin. Pwede mo naman siyang kausapin. Paalalahanan, pagsabihan, at kung siya'y makinig sa iyo at maniwala, ay di may naituwid kang kapatid. Kung sakaling hindi siya makinig sa iyo, nagalit pa siya sa iyo, ang mahalaga, nagawa mo ang iyong tungkulin sa iyong kapatid. Yun ang mahalaga. Marami ka sa isa atin, nagahari agad ay pride. Yung bang, baka mamaya, ako pang balingan yan. Baka mamaya sabihan pa ako, ano bang pakialam mo sa akin? Mas makasalanan ka pa nga sa akin, pinagsasabihan mo ako, di ba? Iniisip natin yan, natatakot tayo . Pero alam nyo, pride yun. Pride. Kasi kung hindi pride yung umiiral, hindi natin iisipin yun . Ang isipin mo, baka matulungan ko yung kapatid ko, kailangan ko siyang tulungan. Kaya po, alam nyo mga kapatid, ako bilang isang pari, alam ko pong yun ay isang pangunahing kong tungkulin, lalo na ako ang inyong pastol no, dito sa parokya. Napapagsabihan na nga akong pakialamero . Pero hindi po pakikialam yung akin pagmamalasakit. Sapagkat kung hindi pa ako magsasabi sa inyo, sino pa? No? Yung mga simpleng pagtutuwid, halimbawa isang salmistang sumisintunado, yung mga lektor na mali-mali ang binabasa, halimbawa ganun. Yung mga simpleng pagtutuwid, hindi natin dapat yun binabaliwala. Alam po ninyo mga kapatid, isa sa nakalulungkot ay yung mga pangyayari na meron kang ginagawa na mali, pinag-uusapan ka na't lahat ng mga taong ka nasa paligid mo, and you are the last one to know na pinag-uusapan ka. Nakakalungkot yun, di ba? Nakakalungkot yun. Halimbawa, ang isang taong, ito medyo nakakatawa to, pero gusto kong ito maging halimbawa. Halimbawa, ikaw ay may putok, may anghit ka. Alam mo ang taong may anghit, hindi niya alam na may anghit siya . Hindi niya alam na siya may putok. Kasi sanay ka na sa amoy mo . Pinag-uusapan na siya ng kanyang mga kasama. Nilalayuan na siya. Ba't ba ako nilalayuan? Hindi niya alam meron siyang putok. Hanggang sa may nagsabi sa kanya, kapatid, gumamit ka ng deodorant kasi ikay may amoy. Para mawala yung amoy mo. Para hindi ka nalalayuan ng iba. Para it is no longer you who are they are talking about. Mga ganun mga kapatid, mga simpleng bagay. Hindi naman kinakalang mga big things . Yung mga simpleng bagay na yon, yung pagmamalasakit, ayokong gumamit ng halimbawa, yung malakihang halimbawa, yung magsimula tayo sa simple. Yung mga simpleng bagay na yon. But make sure your intention is malasakit. Make sure your intention is
pagmamahal. Alam nyo, isa sa favorite word ko yung malasakit. Kasi the word malasakit is so pregnant with meaning, di ba? Malasakit is a word that is so pregnant with meaning. You cannot do that without loving. Di ba? Masasabi mo lang nagmamalasakit ka dahil nagmamahal ka. Hindi mo magagawang magmalasakit pag walang pagmamahal eh. Kaya mas gusto ko yung word na nagmamalasakit. Ginagawa ko lang ito dahil nagmamalasakit ako sa iyo. At yun ang inuutos sa atin ng Panginoon, yung pagmahalan kayo, di ba, hugasan yung paa ng isa't isa, or very simple, magmalasakit kayo sa isa't isa. And that is, malasakit is something concrete. Hindi pwedeng nagmamalasakit sa salita. Ang nagmamalasakit ay konkretong ginagawa. Otherwise, you cannot apply the word nagmalasakit. Masasabi mo bang, nagmalasakit ako sa iyo na wala akong ginawa? Parang hindi tama yun, di ba? Pag sinabing nagmalasakit, may ginawa ka. Talagang konkretong pagmamahal sa kapwa yun, nagmalasakit. Okay? Kaya mga kapatid, nawa, yan ang ating matutunang gawin. Sapagkat ang magmalasakit sa kapwa ay hindi rin madali. Dahil you need to do a lot of self-denial also, no? Kasi kinakailangan handa ka na hindi tanggapin. Handa ka na ikaw mismo ang balingan. So kailangan, ito ay isang gawain din ng pagmamahal, at the same time, pagpapakbabang loob. Kaya kailangan din natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga pag tayo ay magtutuwid ng isang tao o fraternal correction, make sure you are doing it with the right intention, and that is because you care, you love, no? And make sure na it is not out of self-righteousness. Iba naman yung self-righteousness, yung feeling mo palagi kang tama. May mga tao naman ganun, ano? Yung mga feeling nila palagi ka lang tama. Kaya siya na lang yung correct ng correct. Mali din yun. I'm not talking about that. Make sure you have the purest intention. And what is the purest intention? You love, you care. Nagmamalasakit. Okay? At ngayon nga, mamaya ng konti, ay gagawin natin yung washing of the feet. Tinuro ng Panginoon yung washing of the feet. Isang gesture ito ng talagang very humiliating and very humbling. Kasi before you can wash another person's feet, you have to kneel down, you have to stoop down, di ba? Magpapakababa ka talaga, halos hahalik ka na sa lupa, di ba? Pag maghuhugas ka ng paa ng ibang tao. Okay? So, yun ang tinuturo sa atin. How to be humble. Naalala ko na ako yung seminarista pa, sabi ng aking formator, to be humble, ito is a 30-day retreat. To be humble, beg for the grace of what? Humiliation. Can you beg for the grace of humiliation? Who among you will beg God? God, make me humiliated. Kaya ba niyang hingin yun? Lord, ipahiya mo ako. Yung Tagalog. Lord, ipahiya mo ako. And that is exactly the grace that the spiritual director was asking me to ask the Lord. No? Beg for the grace of humiliation. Because it is during that moment that you are facing humiliation that you will learn how to be humble. Eh kadalasan, pag tayo nasa harap ng pagkakapahiya, eh mas nagiging mayabang tayo, di ba? Mas nagiging defensive. So sa lip na nagiging humble, mas nagiging proud. Pero ang totoo, it is during that moment of humiliation, it is actually a moment of grace for you that the Lord is giving you that chance to be humble, to learn the grace of humility. No? Doon lamang yung natututunan. Halimbawa, pinagsasabihan ka, itinatama ka. Marami sa atin dito, hindi sanay na itinatama. Pag itinatama na ng isang leader niya o ng parish priest, nagre-resign na, hindi numaatin ng meeting. O, di ba?
Hindi na dumadalo. Eh kasi na-offend siya eh. Na-hurt yung ego niya eh. Hindi siya sanina siya itinatama. Okay? Marami sa atin mga kapatid, tayo mga Katoliko, hindi kasi tayo nasanin na we are being mentored. No? Pero ang totoo, that's the only way we will grow spiritually. We need someone to mentor us. We need someone who will tell us what is wrong in us. But that is not easy kasi you have to be humble. No? Pero that is the only way we will grow when somebody is mentoring us. No? Fraternal correction din yun, no? When somebody is mentoring us. Okay? Kaya nga pag may nagtatama sa atin, ano yung tamang reaction? Ano yung reaction ng humble person? Anong reaction? Salamat po. Di ba dapat ganun? Salamat. Salamat po at napunan ninyo ako. Alam ko po naman na yan ay para sa aking ikabubuti. Marami pong salamat. Dapat ganun. Pag ang reaction niya, anong pakialam mo? O anong tawag doon? Proud. Isa pa, meron pa ako isang tip sa inyo. Alam niyo po ako isang 31 years na po akong pari at isa sa aking natutunan, ito ay nabasa ko sa psychology. Isa sa problema natin kasi meron tayong lahat tayo may ego. Ito yung ego na minimaintain natin yung ating image, yung ating public image, yung ating dangal ganun. At siyempre, pag nababatikos yung tayo, nasasaktan yung ego natin. Pero ang totoo, yung ego lang naman natin ang sasaktan. So para daw hindi tayo na-offend sa mga punang ganyan, learn to switch off your ego. Sabi sa nabasa kong libro, imagine that you have a switch in your head. Call it ego switch. Naranasan ko kasi ito eh. Konkreto kong naranasan ito. Yung alam ko kasi nalalait-laitin ako in public, naranasan ko po yan eh. Sabihin na natin, isang kapatid ko pang pari mismo, ako'y nilait-lait in public. Eh alam kong gagawin niya yon. So inhanda ko na yung sarili ko, kinundisyon ako. I'm switching off my ego. O di, if na, di kahit ako anong pinagsasabi niya sa akin. Wow, effect. Kaya after that, may mga tumatawag sa akin kapatid na pare, Father Rick, okay ka lang ba? Okay ka lang ba, Father Rick? Ay, okay na okay ako. I was not affected at all. Di sila makapaniwala na hindi ako naapektuhan. Kasi nga, I turned off my ego. Oh, natutunan nyo na. Isang napaka-epektibong ano niyan, tip. Imagine that you have an ego switch in your mind, no? When somebody is about to insult you, to ridicule you, to humiliate you, turn off your ego. And you will never be, and you will not be hurt, no? Hindi ka masasaktan. Okay? Ngayon, tatawagan natin ang mga apostol. Tayo po ay magwawa.